Magandang araw po at maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikahuling linggo na tayo ng buwan ng Setyembre o mga huling araw ng buwan ng Setyembre, at pumapasok na tayo sa mga unang araw ng buwan ng Oktubre. At syempre pa, makakatanggap at pagkakalooban kayong muli ni Maestro Honorio Ong ng libre at walang bayad na weekly horoscope. At siyempre, ang weekly horoscope natin ay 2-in-1. Ibig sabihin, nakapanood na kayo ng weekly horoscope o nalaman nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito, sa uling linggong ito ng Setyembre at mga unang araw ng Oktubre ay mababasa nyo pa sa description. Sa ilalim ng bidyong ito na weekly horoscope, ang nobelang pinamagatang okultismo o ang sikreto ng okultismo at mistisismo, kung saan ang nobelang ito'y hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio Ong. Ipinagkakaloob din natin ang nobelang ito ng libre at walang bayad upang matikman naman ninyo ang iba pang mga karunungang isinusulat o ipinagkakaloob ni Maestro Honorio Ong, lalong-lalo na sa mga subscriber at manonood nating wala pang copy ng kanyang mga aklat. Kaya tuloy-tuloy nyo lang subaybayan ang ating weekly horoscope, at kung mahilig nga kayong magbasa ng nobela na may kaugnayan sa sikreto ng okultismo at mistisismo, balikan nyo lang yung mga unang nailabas na nating weekly horoscope upang makita nyo at mabasa ang unang labas ng ang sikreto ng okultismo at mistisismo na mababasa sa description ng bawat weekly horoscope. Actually, matagal na nating ipinagkakaloob ang 2-in-1 o may weekly horoscope na kayong natutunan, ay pwede nyo pang basahin ang nobelang ang sikreto ng okultismo at mistisismo ay matagal na nating ipinaglilingkod. At sa kasalukuyan ay nasa 18 labas na tayo. Kaya pagduduktong-duktongin nyo lang upang maunawaan nyo ng lubos kung ano ba itong nobelang ang sikreto ng okultismo at mistisismo ay pakikipagsapalaran ng isang bata o binatilyo upang tuklasin ang baol o antigong baol ng kanyang lolo, Damiang Agimat, na iningatan ng kanyang amang si Sabater. At nang wala ang kanyang ama, pinangahas ng buksan ni Ariabata ang mahiwagang baol, at doon niya nakita ang mga paraan o sikreto ng okultismo at mistisismo. At tulad ng nasabi na sa weekly horoscope na ito, ay nasa 18 labas na tayo. At ngayon, sisimulan na nating tuklasin ang inyong weekly horoscope hinggil upang malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pa kayong malalamang swerte
sa inyong kapalaran na naghihintay sa mga huling araw ng buwan ng Setyembre at sa mga unang araw ng buwan ng Oktubre. Kaya, nood na! Weekly Horoscope, September 29 to October 5, 2024. Aries, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Masaganang buhay ang inilalarawan ng linggong ito. Tunay ngang magsisimula na ang iyong kasaganaan at pagyaman. At upang lalo pang magtuloy-tuloy ang swerte at magandang kapalaran, hindi ka dapat mabuhay sa luho at sa paggasta sa mga bagay na wala namang kwenta at wala namang kapararakan. Mapalad na kulay ang yellow. Swerteng numero 9, 14, 18, 27, 33, at 45. Taurus! Silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa linggong ito, iwasan mo ang taong kumokontra sa iyo dahil sila ang nakahahadla kaya hindi makapasok sa buhay mo ang magagandang kapalaran. Sa halip, maghanap ka ng mga taong umoo at sumasang-ayon lagi sa iyo. Sila ang samahan mo dahil sila ang gagamiting instrumento ng langit upang ang swerte at magagandang kapalaran ay tuloy-tuloy na pumasok sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero 4, 12, 24, 36, 41, at 44. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Hindi pa tapos ang pagdating ng swerte sa buhay mo. Ang mga nagdaang magagandang kapalaran ay pasimula pa lamang ng mas marami pa. Ang kailangan mo lang gawin sa linggong ito ay magpatuloy. At lalo mo pang pagbutihin ang iyong ginagawa. Makikita mo. Kapag tuloy-tuloy ka lang, tuloy-tuloy ka rin kakasyahan ng langit. Kaya ang lahat ng iyong pagkilos ay magbubunga ng swerte at ng magagandang kapalaran higit lalo sa larangan ng salapi at material na bagay. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero 1, 19, 31, 35, 40, at 43. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Ngayon mo lang mararanasan ito kung saan sa linggong ito ginhawang pangdamdamin ang regalo sa iyo ngayon ng langit. Hindi ka makadarama ng lungkot at pagod sa isip at ang iyong puso ay mapapahinga
dahil wagas ang kapayapaan ng iyong puso at isipan. Sa linggong ito, darating ang sunod-sunod na swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang green, a swerteng numero. 2, 11, 29, 34, 39, at 44. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, hindi dapat na maging matigas ang iyong ulo, kung saan huwag mong baliwalain ang mga payo sa iyo ng mga malalapit sa puso mo. Alam nila ang iyong kalakasan at hindi lingid sa kanila ang mga kahinaan mo. Sa pagsunod sa kanila, mararamdaman mo mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang panay-panay na darating sa buhay mo. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero. 7, 14, 22, 26, 38, at 42. Virgo, silang isinilang mula 23 ng Agosto hanggang 22 ng Setyembre. Swerte ka sa panahong ito ng huling linggo ng buwan ng Setyembre at sa unang mga araw ng buwan ng Oktubre. Kaya naman sa linggong ito, may hahabol pang regalo para sa iyo. Nagpasya ng langit na ipadama sa iyo ang kanyang pagmamahal. Kaya tatanggapin mo na ngayon, isa-isa, ang katuparan sa mga samot dalangin mo na noon mo pa ninunungot-nungot sa may kapal. Mapalad na kulay ang silver, maswerteng numero. 4, 17, 21, 25, 31, at 44. Libra, silang isinilang mula 23 ng Setyembre hanggang 23 ng Oktubre. Ngayong nalalapit na ang iyong karawan, mauuna na ang araw na ito na bigyan ka ng regalo. Kaya humanda ka sa pagbuhos ng swerte mula sa langit. At ito rin ay nangangahulugang sa linggong ito, ang kasaganaan at kagalakan ay tanging ilalaan lamang para sa iyo ng nasa itaas. Ibahagi sa kapwa ang ilang mga grasya ng mga mapapasakamay mo. At ang mga blessing na ito ay ibahagi mo sa iba. Pero huwag mo namang lahat dahil mas maganda kung magtitira ka ng mas marami para sa iyo at para sa pamilya mo. Mapalad na kulay ang old rose, maswerteng numero. 8, 16, 25, 28, 37, at 40. Scorpio, silang isinilang mula 24 ng Oktubre hanggang 21 ng Nobyembre. Magara ang iyong magiging kapalaran dahil sa linggong ito. Ito rin ang magiging mga araw na papasayahin ka ng langit
Kaya ang mga magtatangkang bigyan ka ng mga problema at mga kalungkutan ay mapapahiya sa kanilang mga sarili. At sa kanila darating ang mga problemang ipinapanalangin at pinupukol nila sa iyo. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero 9, 18, 26, 33, 41, at 45. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Kapos ka sa pagkilos, kaya nasasayang ang mga magagandang oportunidad na dumarating sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Kung medyo pinanghihinaan ka ng loob, sa linggong ito, ang langit ang kikilos para sa iyo. Kaya sa susunod pang mga araw ng buwang ito ng Oktubre, itutulak ka ng langit para tumapang. Kaya naman, makakamit mo na ang swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero 4, 11, 27, 32, 39, at 44. Capricorn, silang isinilang mula 22 ng Disyembre hanggang 19 ng Enero. Tama ang iniisip mong mapaligaya ang mga mahal mo sa buhay. Dahil may malaking epekto ito sa iyong kabutihan, sa iyong kabuhayan at sa sekuridad ng iyong kinabukasan. Kaya naman tulad ng nasabi na, sa linggong ito, lagi mong isiping paligayahin ang mga mahal mo sa buhay. Sabagat dito magsisimula ang iyong malalaking swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero 7, 16, 23, 25, 35, at 43. Aquarius, silang isinilang mula 20 ng Enero hanggang 18 ng Pebrero. Umaawit ang ibon sa sanga at matapos niyang umawit, dumarapo ang isa pang ibon at sila ay nagiging masaya. Sa linggong ito, hindi ka na dapat malungkot. Tulad ng mga ibon, umawit ka, lumipad at gumala. Kapag ganyan ka, mag-uuna-unahan ang swerte at magagandang kapalarang magdarating na sa iyong harapan. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero 4, 10, 28, 34, 42, at 45. Pisces, silang isinilang mula 19 ng Pebrero hanggang 20 ng Marso. Sa linggong ito, tatanggihan mo ang pakinabang na may kaugnayan sa saya at ligaya na dulot ng pag-ibig at emosyon. Mas gugustuhin mo ang pakinabang na may kaugnayan sa material na mga bagay. Magkagayon man, ang napakagarang pangyayari ay ibibigay pa rin ng langit sa iyo ang dalawang bagay na nabanggit. Magugulat ka.
magiging maligaya ka sa aspetong pang-emosyon at pandamdamin. At kasabay nito, tuloy-tuloy ding lalago at darami pang lalo ang iyong ipong pera at ang mga material na bagay sa iyong kabangyaman. Napalad na kulay ang peats, maswerteng numero 1, 19, 24, 31, 37, at 40. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope at sa nanonood ng ating mga YouTube video sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Ay maraming salamat po. At sa mga nais pang malaman ang mga karunungang itinuturo ni Maestro Honorio, inaanyayahan ko po kayong manood ng date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi sa Bulgar TV, kung saan kasama natin ang maalindog at magandang si Miss F. Inaanalisa natin ang kapalaran ng mga email sender sa nasabing programang i-date kay Maestro Live. At kung manonood kayo, pwede instantly o agad-agad mag-comment lang kayo habang tumatakbo o nag-e-ere ang nasabing programang i-date kay Maestro Live. At pwedeng-pwede nating sagutin ang mga katanungan ninyo sa inyong mga comment. Kaya tulad ng nasabi na, tuwing Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, may live sa Bulgar TV si Maestro Honorio. Date kay Maestro Live. At muli, huwag na huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na ipinagkakaloob ni Maestro Honorio, lalong-lalo na ay tatalakayin natin sa buwang ito ng Oktubre ang prediksyon 2025 hinggil sa kapalaran ng 12 animal signs sa taong ito ng Wood Snake. At syempre, ang unang labas natin, sino-sino ba ang suswertehing animal sign sa taong 2025 o sa taon ng Wood Snake. At syempre, aanalisahin din natin ang magiging kapalaran ng 12 animal signs sa taong 2025. At syempre, kinukombinasyonan din natin ang Chinese Elemental Astrology ng Western Astrology. Kaya mapapanood nyo rin sa YouTube video na ito ni Maestro Honorio at sa kanyang YouTube channel ang magiging kapalaran ng 12 zodiac sign sa taong 2025. Huwag niyong kakalimutang subaybayan ang prediksyon 2025. Muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.